Nagpaliwanag na nga si Giannis Antetokounmpo kung bakit niya nga ginawa ang kanyang ginawa sa staff ng Sixers. Pero bago nga natin yan pag-usapan, ito muna ang performance ni Ben Simmons laban nga sa Blazers sa nilang last game. Dahil mukhang na-figure out na nga ni Ben Simmons ang tamang paglalaro sa team ng Brooklyn. Nagtala nga siya this game ng 15 points, 12 rebounds, 7 assists at isang block, 100% sa field, walang mintes. At nanalo pa nga sila 109-107. Payag pa nga ni Ben Simmons after ng kanyang performance, "I'm coming, I'm getting there." At talaga namang magandang makita na parang nag-uumpisa ng umayos ang paglalaro ni Simmons. Dahil talaga namang hindi kaaya-aya ang kanyang ginagawa sa court, kanyang performances this past few games. Saktong-sakto nga itong performance niyang ito dahil umiinit na rin ang ulo ng mga Nets fans sa kanya dahil nga sa hindi niya magandang paglalaro. So good luck kay Simmons in the next few games at sana'y mapagpatuloy niya nga ito. At sa ating next balita naman ay pag-usapan nga natin ang team na gusto ngang kumuha dito kay Anthony Davis. Well, yan nga ay walang iba kung hindi ang team ng New York Knicks. Sabi nga ng isang NBA executive, eto nga daw Knicks ay on the hunt for the next available star. Sabi nila they are approaching things like there will be a star who they can get. SGA, Anthony Davis, Durant, Karl Anthony Towns at kung sino pa nga daw star na mapunta sa market. So mukha nga aagawin na itong New York Knicks or at least susubukang agawin mula nga sa Lakers itong si AD. At kaagaran naman itong LA Lakers fans ay tumanggi dito. No nga daw, never, hindi nga daw yan mangyayari. Lalo't na nga daw na itong si AD ay talaga namang nagkahalimaw this last 4 games. Nag-aabali siya ng 32 points per game, 13 rebounds, 2.3 assists, 2 blocks and 1 steal, tapos 58% sa field. So mukhang nagbabalik loob ang maraming Lakers fans dito kay AD matapos nga rin na hindi nila gusto ang maging performances niya sa umpisa ng season. Ngayon ay sinasabi nila na mukhang nagbabalik na ang 2019-2020 Anthony Davis at talaga namang excited ang maraming Lakers fans at wala nga ngayon sa kanilang pag-iisip ang pagtitrade kay AD. So malabo nga daw ang pinaplano ng New York. At ngayon nga ay pag-usapan na natin ang pagpapaliwanag ni Giannis Antetokounmpo sa nangyari nga kahapon. Alam nyo naman na siguro itong viral video clip na ito. At si Giannis, ito ang kanyang sinabi, "I've never tried to disrespect anyone. I don't know if I should apologize because I don't feel like I did anything wrong. Except the ladder just fell. I feel like it's my right for me to work on my skills." Yan mga idol ang payag ni Giannis. At ito nga ang tunay na full story dyan mga idol. Ang tunay na pinag-ugatan ng lahat ngang ito. Well, si Giannis pala ay nagsushooting na. Nagpa-practice na ng kanyang free throw bago pa mangyari ang pagtulak niya sa ladder. Tapos habang nagpa-practice nga siya ay itong si Montrezl Harrell ay kinuha ang kanyang bola for some reason. Walang dahilan na kinuha lang. Neto ni Montrezl Harrell ang isang bola na ginagamit ni Giannis. Kaya naman umalis na lang itong si Giannis at kumuha ng isang bola. Pero pagbalik niya nandun na nga yung staff ng Sixers, aalisin na nga yung ring. Kaya nga doon na nga nangyari ang pagtulang ni Giannis Antetokounmpo sa hagdanan na yon at pinagpatuloy niya ang kanyang pagsushooting. So ang may kasalanan talaga dito ay etong ang si Montrezl Harrell tapos inaway niya pa yung kapatid ni Giannis na si Thanasis sinabing bubugbugin niya. So mga idol, parang ang pinagtulungan etong si Giannis na ni Montrezl Harrell pati na rin nung staff ng Sixers para nga hindi siya makapag-practice ng kanyang free throws. Kaya nga nag-init ang ulo ni Giannis at tinulak yung ladder. Dahil bakit nga naman pipigilan etong si Giannis? Pwede namang mag-workout after games ang mga NBA players. Pero mukha nga napagtulungan na ito nga ni Montrezl Harrell pati na rin ang Sixers staff etong si Giannis at ayun, uminit ang kanyang ulo.